Morning Edition. Morning Edition. DY Patrol. Morning Edition. Isang napakaganda or beautiful morning of Monday ang ating pong pagbati po sa inyong lahat mga kadiwa. Today is July 25, Monday, July 25, 2022. Napakaganda po ng ating ng ating pong araw ngayong morning ng Monday. Ganda ng sikat ng haring araw. Hindi po siya katulad yesterday na na talagang napaka-init. Napaka-init ng ating weather yesterday, no? Talagang tagos hanggang buto yung init. Pero ngayon pong morning na to, napaganda naman po ng sikat ng haring araw. Hindi ko siya ganong mait compared po yesterday morning, ano? At kahapon talagang grabe po ang init kasi kaya po medyo kahapon na marami hong mga kababayan natin ang medyo nagkulong-kulong sa kanilang mga tahanan at nagpalameg-lameg. Speaking of lagay ng ating panahon, kaya na pong alas 3 ng madaling araw, isang LP o low pressure area na tinatayang ito po ay nasa layong 455 km east ng northeast of Surigao City, Surigao del Norte at 390 km east of Borongan City, Eastern Samar, Eastern and Central Visayas, Caraga, Bicol Region at Negros Occidental. Cloudy skies at ang ikang ay inaasahan sa mga nabanggit na lugar at magkakaroon din po ng thunderstorm sa mga binanggit nating area na meron pong low pressure area na kung saan posible pong magkaroon ng flash floods at landslide dahil nga po sa moderate at malakas na pagbuhos ng ulan. Ang Metro Manila at iba pang panig po ng ating bansa ay partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ito, maulap at talagang magiging maulap pa na meron pong isolated rain showers o manakalakang at pabugso-bugsong pag-ulan at ganoon din po ang pagkakaroon ng kulong at kidlat. Ito po ay tinatawag ng localized thunderstorms. Kaya po, as far as ating province of Isabela is concerned, nakasama po sa part of the rest of the country na magkakaroon po ng ikang partly cloudy to cloudy. Kaya po, asahan na rin po dito ang maaari pong pagbuhos ng kalat-kalat na pag-ulan dito po sa ating pong probinsya ng Isabela. Oras na 35 minuto makalipas po ang oras ng alas 7 ng umaga. Muli po ito ang inyong kadiwa na si Conrad de los Reyes na muli pong nag-aanyanya sa inyo lahat. Na muli pong samahan po ninyo ang lingkod sa isa naman pong edisyon ng ating programa ngayon pong Arto na Monday, July 25, 2022. At syempre, ayan, marami ho tayong mga ibabahagi po sa inyo mga impormasyon at mga balita ngayon pong umaga, local man, national at international. At siyempre, ang inyo pong pagbati sa inyong mga mga mahal sa buhay, mga kaibigan, lolo, lola at auntie at iba pa, you are free. You are welcome to text me sa mamagitan po ng ating Facebook Live, Conrad de los Reyes at of course sa ating pong DWDYAM at DWNDFM sa ating pong official FB. At pwede rin yung kaming i-like at i-share. Ayan. Pati po ako, pwede nyo ako i-share. And speaking of share, ayan, sineshare po natin ang shoutout po ni pare Erica Cabelos sa ating pong igangay sa kanyang auntie na kaibigan din po natin, si Manang Carmen Latonyo. Happy, happy birthday po. Siguro 40 years old pa lang to o 39. Daanag. Magandang umaga. Happy birthday po, Manang Carmen Latonyo. Ha? May you have many more birthdays to come. And in connection with that, maghihintay po ako hanggang alas 9 ng umaga sa inyo pong ipapadala at ikang ay ipapadeliver po rito na milyenda na handa po ninyo. You know? Danag. Oy, ngayon pong umaga, ngayon pong araw na Monday, ay gaganapin na po ang kauna-unahan pong SONA, State of the Nation Address ng ating pang-17 Pangulo ng ating bansa, no other than Ferdinand Bongbong Marcos Jr., wherein na mamaya pong alas 4 ng hapon, ang kanya nga pong SONA, ang kauna-unahang SONA ng ating pang-17 Pangulo ng ating bansang Pilipinas na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kaugnay nga po nito, abay handang-handa na po
ang zona na gagalapin po ngayong araw to, particular nga po mamayang hapon 4 o'clock in the afternoon. And in connection with that, aba mga kadiwa, hindi rin po ang nikangay mapapakinggan. Mapapakinggan at mapapanood po sa ating himpilan, sa ating Facebook Live, ang ikangay kauna-unahang zona po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbos Marcos Jr. Ano? So, ito na nga po, no? Talagang handang-handa na at ang mangyayari nga pong zona. At speaking of paghahanda, abay maging ito pong mga kapulisan natin, abay noong nakaraang linggo pa sila, talagang very 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 prepared na sila, ready na, napaka ano na po ang kailang mga paghahanda, ano? At naging maigpit nga po ang ilang mga bagay na ipapatupad sa pagdalo nga po sa zona ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, na kung saan nauna na nga pong naibahagi, naianunsyo na ang araw po ng Monday o noong po isang linggo pa, ay pinapatupad na po ang gun ban, total gun ban sa lugar na pagdadausan po ng ikangay, particular nga po ang gun ban, ay patupad na po ang gun ban nung nakaraang linggo pa sa buong Metro Manila, na in connection po ito sa tinatawag nga po nating zona ng ating pong bagong pangulo, pang-17 pangulo ng ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At magtawag ngayon ito, inano sa mga preparasyon, magpapatupad ng secret adjustment ng Philippine National Police. Matapos pong ikangay payagan ng Quezon City Government ang progresibong grupo na magsagawa po ng halkilos protesta sa bahagi ng Commonwealth Avenue ngayong araw ng zona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung matatandaan, nauna na nga pong may mga nauna na pong mga balita o informasyon in connection po rito sa mga kilos protesta na no permit, no rally. Kaya nga po yung kanilang isang tagapagsalita ho at tamumuno sa isang ikang progresibong partido, talagang nagbahagi dito ng kanyang impormasyon. Mayroon din ng mga binanggit, either with or without permit, tuloy po ang kailang kilos protesta. So para matapos po ang usaping ito, ay pinagbigyan na rin po ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na makapagsagawa po sila ng kilos protesta sa may bahagi ng Commonwealth Avenue ngayong araw na ito. So ayon po kay PNP Directorate for Operations Chief Police Major General Val De Leon, kailangan nilang mag-adjust sa inlatag nilang mga seguridad. Pagtiyak naman ng general na sapat ang bilang ng mga police at force multipliers na magbibigay seguridad sa bahagi po ng Commonwealth Avenue. At layo po ng PNP o Philippine National Police na magiging maayos ang daloy ng trapiko sa nasabing lugar at maging handa sakaling magkaroon ng anumang posibleng eventuality. Nasa 22,000 police, ang dami, no, 22,000 police personnel kasama ng mga sundalo at force multipliers ang magbibigay ng seguridad sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya pong alas 4 ng hapon. Magbibigita na binawi na rin ng Quezon City Government sa pamagitan ng kailang public order ng city office ang unang desisyon na kailang ilabas kung saan hindi pinayagan ng mga protesters na magsagawa ng kilos protesta sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Sa ngayon ay nung kahapon nga po, o nung isang araw nga po, ay meron na hong ilabas din na kalatas na pinapayagan ang mga progresibong grupo na magsagawa ng kilos protesta sa may eastbound lane ng Commonwealth Avenue, corner tandang Sora Avenue. At maging ito, no, magiging mga pro Marcos din na bigyan din sila ng ikangay chance na magsagawa din ho ng kanilang kanilang pagpapahayag, ano, itong Marcos supporters ay pinayagan din na magtipon-tipon sa may IBP Road malapit po sa Silang Taras Street sa may Barangay Batasang Hill. Ayon kay De Leon ng PNP Directorate for Operation, nire-respeto nila ang mga desisyon ng Quezon City Government sa pagbibigay ng mga permit sa mga rallyista. Umaapila naman ang PNP sa mga organizers na panatilihin ang peace and order. Dapat lang, no? At ito na nga, no, yung so na mamaya, ito yung marami tsak na marami ang mag-aabang at nakatutok at tututok, ano, sa usapin na ng zona, sa kauna-unang zona ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Jr. At marami po ang mga nag-aabang kung ano po ang kanyang ikang ibabahagi at ibabandilyo sa kanyang unang sona na kung saan sabi nga po ng ating sabi nga po ni Senator Senator Robin Hood Padilla, inaabangan ko niya no kung ano naman daw po yung mga babanggitin at sasabihin ni President Bongbong Marcos na kung saan ang pangunahing nais marinig po ni Senator Frederick Robin Hood Robin Padilla sa unang State of the Nation na address o sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang kanyang mga plano umano sa agrikultura, enerhiya, trabaho, at trabaho. Ayon nga kay Senator Robin Hood Padilla, labay nais niyang makita kung paano daw at paano tutugunan ng administrasyon ni Marcos Jr. ang pangangailangan na makapag-produce ng sariling pagkain ang Pilipino. Nais din malaman ni Padilla ang programa ng administrasyon Marcos sa kuryente. Speaking of kuryente, good morning mga taga-Sel ko. Ano yung how are you? kasama na ang balak sa paggamit ng nuclear energy dahil isa na rin, uso na rin po ang brownout na naman. Marami pong nakakabisa kanya na makaliwat ka ng brownout ang nagagalap. Especially yung si Selgoto, yung kaibigan kong Paul Bakuan, ang City Information Officer. Abay, may post sa kanyang Facebook na brownout. Abay, sinabi ko nga sa kanya, baka naman naputulang ka. Ay na, buong barangay doon niya naputulan dahil nga brownout. So, in connection with this, sabi nga ni Senator Robin Hood Robin Padilla na kung talagang mapapaigan niya yung ikang balak ng kasulukoy ng administrasyon ngayon, ang paggamit po natin ng nuclear energy. Dahil uson pa rin nga doon po ang brownout sa marami pang lugar. Kutulad doon po, nagpagbabahagi ni Senator Padilla na sa may bahagi mo ng Occidental Mindoro at iba pang paligano ng Mindanao ay pari doon brownout. At ayon pa sa nabanggit na number one senator, kung anong balak din ni PBM ni Bongbong Marcos Jr. sa ilang mga programa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, katulad doon ng kanyang kampanyang anti-drug war at build. So ito yung mga ikangay nais din marinig o pangunahing nais marinig ng number one senator na si Senator Robin Hood o Robin Padilla sa unang sona po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magaganap po mamayang alas 4 ng hapon. Ay darag ano? So in connection dito sa binabanggit natin kanina na sona po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon pong araw ito, mamaya pong 4 o'clock in the afternoon. At sabi nga ho natin, nauna na ho natin mga naibahagi po yung mga ikangay naging paghahanda ng mga kapulisan natin at ilang pang mga kasapi ng armada ng Republika ng Pilipinas, katulad ng mga armed forces at ganoon po ilang pang force multiplier. So dahil nga po sa pagpayag na rin ng Quezon City Government na mapayagan na po magkaroon ng rally din po o magsagawa din po ng kainang kiris mamamahayag ang ilang progresibong grupo na nabigyan na nga po sila ng permit nag-adjust na nga po, meron pong higangay pag-adjust na ho na naman na ginawa ang pamunuan ng pambansang pulisya ng Pilipinas para maging secure lamang at maging maayos at maganda ang gagawin po gagawin po nito ng mga magsasagawa ng kilos protesta sa mismong araw sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, sabi nga ni General De Leon, nagpatubad po sila ng security adjustment. Maliban po sa security adjustment na ipapatubad ng pamunuan ng pambansang pulisya ng Pilipinas in connection sa
Asuna po ng ating pangulo. Abay mas lalo ano adjustment nila sa mga sa ikangay pagkakaroon ng sa kanilang paghahanda sa soda po ng ating pangulo na ito napayagan na pagkakaroon po ng ikangay kilos protesta ng ilang progresibong grupo both from the ikangay anti-Marcos and the pro-Marcos. Parehas po silang meron ng permit, so nag-adjust po medyo nagkaroon sila ng security adjustment, pero maliban po sa security adjustment ay mas higpitan pa raw po ngayon ng PNP ang seguridad sa unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong hapon sa Batasang Pambansa, Quezon City. Ito ay ayon na rin, ano, ayon pa rin ito kay PNP Director for Operations na si Police Major General Valeriano De Leon, itinilaga ang mga pulis na galing National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga lugar na kailangan na mahigpit na seguridad. Ito ay nakikipag-ugnayan na rin ano sila sa ilang mga government agency upang matiyak na magiging maayos ang SONA. At umaabot nga po sa 22,000 police at force multipliers ang itinalaga ng PNP para sa SONA. Maging ang traffic rerouting ay inayos na rin upang matiyak na maayos ang daloy ng mga sasakyan. At nagpasalamat nga ang nabanggit na na PNP Director for Operations sa Quezon City na suspindihin ang klase at trabaho sa lungsod. So ibig sabihin, walang klase, walang opisina, walang trabaho ngayon sa half day, ano? Tama ba ang ano, kasi nauna-una natin nakuha nung araw ng Saturday, bukang half day ang pasok at klase ng mga ikangay nasa lugar po ng siyudad ng Quezon, ano? O Quezon City. So ibig sabihin to, at ito walang pasok po, no? Mamayang alam natin, ano, mamayang hapon, mamayang pong 1 o'clock wala lang pong pasok, no? So ito nga yung bakit po sila naghigpit ngayon, nagkaroon pa ng security adjustment ang ating mga PNP because of that ikangay na kung saan mas lalo silang maghigpit. Ito po ay bunsod na rin po ng nangyari nga po ng nananap na pamamaril po sa Ateneo de Manila University kahapon, ano, na kung saan doon nga po sa naturang insidente sa Ateneo de Manila University ay 3 po ang namatay. At mamaya, in connection with that, adi po ang ibabagi po sa inyo mga karagdagang impormasyon in connection po sa naganap na shooting incident dyan po sa may Ateneo de Manila University kahapon wherein nag-iwan po ng 3 patay at 2 sugatan sa naturang pamamaril na nangyari nga po dyan sa Ateneo de Manila University kahapon po. At yung suspect na rito ay nahuli na rin at mantakin ninyo, the suspect is one doctor, ano? Isang doctor. Mamaya po, kalagdagang impormasyon po niya na natin pong ibabahagi sa inyo. Makalimas naman po ang pagbabahagi natin sa inyo ng mga ilang mga mahalagang hanap buhay at or commercial. Promise, magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDYAM 1107 and DWMDFM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radio. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDYAM 1107 and DWNDFM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati Uno, Hawaiian City, Isabela. Mga kabitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For
as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinihintay mo? Kapitbahay, magpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Kawayan City, Isabela, main office with branches at Centro Kabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Ang pinakamalaking pa-promo ng CMB Fiber para sa buong pamilya. Double bandwidth promo. Double bandwidth promo. Here's our exciting offer for you. Plan 999 with 20 Mbps plus 80 HD channels. Plan 1199 with 30 Mbps plus 80 HD channels. Plan 1399 with 40 Mbps plus 120 HD channels. Plan 1699 with 60 Mbps plus 120 HD channels. Plan 1999 with 100 Mbps plus 120 HD channels. And plan 2299 with 140 Mbps plus 120 HD channels. And for our internet package only, plan 1,299 with 60 Mbps and plan 1,499 with 100 Mbps. For current subscribers, avail our free double bandwidth just by paying your current bill. Oo, libre lang ang pag-upgrade ng double bandwidth para sa mga current subscriber ng CMB Fiber. Doble-doble ang saya kapag doble-dobling internet speed ang gamit ng buong pamilya. Hurry! Promo runs until July 31, 2020 only. Para sa pag-apply, please visit our FB page, CMB Fiber, or contact us through 0917-869-4611 or 0931-123-3309 and 652-2951. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWMD FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radio. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387 or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWNDFM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati Uno, Hawaiian City, Isabela. Mga kapitbahay! Unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan! CMD Fiber! Experience the unlimited internet up to 100 Mbps! Fast connection! Fast connection! Reliable and stable internet! Reliable and stable internet! At sa cable TV naman, kompleto tayo dito! Dahil up to 120 channels ang pagpipilian! Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya! At free installation pa! Free installation talaga! For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinihintay mo? Kapitbahay, magpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Kawayan City, Isabela, main office with branches at Centro Kabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Ang pinakamalaking pa-promo ng CMB Fiber para sa buong pamilya. Double bandwidth promo. Double bandwidth promo. Here's our exciting offer for you. Plan 999 with 20 Mbps plus 80 HD channels. Plan 1199 with 30 Mbps plus 80 HD channels. Plan 1399 with 40 Mbps plus 120
60 HD channels. Plan 1,699 with 60 Mbps plus 120 HD channels. Plan 1,999 with 100 Mbps plus 120 HD channels. And plan 2,200 Edition. 5 minuto na lamang po bago mag alas 8 ng umaga. Good morning, Markel Alicum Batun. Morning din kay Aldin Masyubal. Thanks for watching. Tuloy-tuloy po tayo sa programa DY Patrol Morning Edition, ha? At katulad doon ng binanggit ko natin kanina ay laman po ngayon mo, no? Usap-usapan pa rin maliban pa sa sona po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw na ito. Nagagalapin po mamayang alas 4 ng hapon sa Batasang Bansa Complex, aba dyan po sa May Quezon City, at sa executive order nga po in connection with that, sa executive order ng Pangulo ng City Mayor ng Quezon City na si Joy Belmonte na sinususpende ang klase ng lahat ng antas sa syudad, private mall o public school. So ibig sabihin today, Monday, wala o silang mga pasok dyan o sa May Quezon City, it's private man o privado, ha? Privado lang, private pang publiko, ha? So ayan, ha? So yan po yung mga mainito na mga balita ngayon pong umaga na ito ng Monday, July 25. Yan nga pong sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagagalapin nga po today, maming 4 o'clock in the afternoon. And maliban po dyan, yun pa rin pong naganap dyan po sa Quezon City pa rin, yun pong naganap ano, na pamamaril sa Ateneo de Manila University. Ako din po, dyan po, speaking of Ateneo de Manila University, Mr. Pare Eric, abay ako din po ay matagal din ako nandiyan sa Ateneo de Manila University. Matagal po ako dyan, maniwala ako sa akin. Matagal po ako nandiyan sa Ateneo Manila University. Ako po ay magmula ho nung nasubukan ko elementary hanggang high school. Biro mo, tagal ko doon. Tapos hanggang college, nasa Ateneo de Manila University ako. Dahil yan po yung aking rota ng pagtitinda po ng sigarilyo. Diyan lang ho, ang takbo ko. Nasa harap pa lang ako. Nang harap pa lang Ateneo Manila University, naglalak ko. Pasabit-sabit sa bus. Garilyo. Garilyo stalk. Kaya ho ako matagal-tagal dito dyan sa Ateneo de Manila University. Sa harap pa lang ho, nagtitinda ho ng garilyo stalk. So kahapon no, nang hapon, binulaga po na ang buong ikagay bansa ng Pilipinas sa nangyari nga pong for the first time incident sa Ateneo de Manila University na meron pong naganap na pamamaril o shooting incident. Nung una, hindi pa ho nababanggit at napapagalaman kung sino po ang mga biktima at mga suspect, pero after almost an hour, more than an hour, ay kalaunan ay nakilala na rin ang mga naging biktima at ang suspect sa naturang ikangay shooting incident na naganap nga po dyan sa may bisilad o sa loob po ng Ateneo de Manila University, wherein katulad nga po ng ating nabanggit kanina at na mga inyo na po mga nauna lang mga impormasyon, nag-iwan po ito ng tatlong patay ano, dyan po sa Ateneo de Manila University sa Quezon City, na kung saan ang mga biktima po sa naturang pamamaslang o pamamaril ay ito nga pong si former mayor ano, former mayor ng Lamitan City, Basilan Province na si Mayor Rosa Furigay ano, Mayor Rosa Furigay o Rosita Furigay, dating alkalde ng Lamitan City sa Basilan Province, maging yung kanyang executive assistants at tumatayong bodyguard na rin si Victor George Capistrano. At meron pang isang patay na damay po ano, sa naturang pamamaril ang isang security guard ng Ateneo de Manila University na nakilala namang si Bandiola Heneven. At lumalabas din po sa mga ikangay investigasyon na meron din ang dalawang nasugatan. Isa na po rito yung anak ni former mayor Rosita Furigay ano, na si Hanait ano, na nagkataon po ano ay ito ay
ito po ay nasugatan at kasul ko namang ginagamot ngayon sa ospital. The latest information in connection with this, ayon po sa abogado ng pamilya, ay nasa mabuting kalagayan na po ano si Hanait, ano, wherein nagtamo daw po ito ng tama ng bala sa ulo at sa kanyang abdomen. Pero so far, so good na po siya. She is now in ikangay good condition. Ayos na rin po ito. No? Naka-ano na rin ho. No? Naka-recover siya doon sa dalawang tama ng barila na tumama sa kanyang katawan. Lumalabas po sa impormasyon na ang naturang ikangay insidente ng pamamaril kay dating alkalde ng Lamitan City na si former mayor Rosita Furigay ay planado no ng suspect nito sapagkat ito ay ang talagang intabay niya ang kanyang target na talagang target nito ay ito nga pong si former mayor Rosita Furigay no wherein si Rosita Furigay ay nasa Ateneo de Manila University kasama niya yung si Victor George Capistrano yung kanyang executive assistant. Good morning Jerry Dunca, good morning din Roger Nasis Miranda, thanks for watching ano at ito nga po kaya po nandun po itong si former Mayor Rosita Furigay ano, ng Lamitan City ay upang dumalo sana po sa graduation po ng kanyang anak na si Hanait na magtatapos po o graduation po niya bilang isang ikangay abogado o abogada. Low graduate sa mga to, so graduation ho nila yesterday at kaya po dumalo ito, magkakasama to no sina dumalo ito tong dadalo ito si si Rosita Furigay sa graduation po ng kanyang anak at base nga po sa mga impormasyon na mga na, lumalabas sa ginawang investigasyon ang suspect nito ay si Dr. Chow Tiao Yumol, 38 years old at residente rin ano at residente rin po ng Lamitan City, Basilan Province. Kumbaga, magkababayan ito. The victim and the suspect ay magkababayan. At sa mga kalagdagang impormasyon na sinagawa po ng PNP, ng NCPRO ay lumalabas na talagang planado ng nabanggit na doktor ang kanyang ikangay pagpaslang sa pamilya itong kay Furigay dahil nga po sa ito ay alam niyo ang alam niya ang ginawa niya kung paano siya nakapasok sa loob ng Ateneo de Manila University na sa mga pagtatanong ay wala o man itong naging permanenteng tirahan ito sa Metro Manila at palipat-lipat din umano ito natutulog pa sakali hanggang sa makakuha ng mga impormasyon kung paano nga po niya ikangay madadali ang kanyang biktima na si former Mayor Rosita Furigay wherein dito nakapasok siya sa loob ng Ateneo sa pamamagitan ng pagsakay ng isang grab taxi at pumasok sa loob wardi daw sinita ng gwardiya so nung nasa loob na ng Ateneo de Manila University dun po sa gate 3 doon sa may bahagi ng tinatawag nila malapit na doon sa pagdadausan ng graduation rites sa may bahagi ng arere sinasabi niya no arere o arete ay nag-abang na siya doon kinabangan niya doon no? At nagmakita niya nang andun na no parating na bumaba na sa sasakyan itong kanyang mga target ay doon na nga po pinagbabaril niya ang ito at pagkatapos po niya magawa ang ikangay kanyang pamamaril ng commander ito ng isang sasakyan at siya nga po ay hinabol ano? At ito ay nahuli sa may bahagi na rin ng Quezon Boulevard eh, no? So kinumpirma nga ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Remus Medina na ang namatay at tatlong namatay at isa naman ang sugatan sa nangyari pamamaril sa may Ateneo de Manila Gate 3 ayon kay Medina isa raw sa mga biktima ay agad sinugod sa ospital at tawag na raw ng PNP ang suspect ano na sa shooting incident at ito nga po ay nangyari ang shooting incident kaugnay nga po sana ng gagawin 2022 commencement exercises ng Ateneo Law School na naka-schedule kahapon ano at yung nga pong guest speaker na si Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo eh napapunta na sana po sana sa lugar eh hindi na ho tumuloy nagbabalitaan na po na meron na nga pong ikangay nangyaring shooting incident sa naturang ikangay venue ng graduation ano? At dito no, speaking of Dr. Chow Tuang Yumol nang hinirap po siya kagabi sa mga media abay meron mo siya mga
binabanggit, ano, na talagang talagang kanyang binanggit na para bagang ang pamilya ng biktima na foreign guy ay kanyang shout out eh, di ba? Katulad shout out ni Jerry Dubka, pa shout out, sabi niya, shout out ka na. Shout out ito nung inaatanong siya ng mga kapatid natin sa Hanap Buhay, mga national media, ano ang dahilan, bakit niya nagawa, o meron ba siya masasabi sa mga ikangay pamilya ng kanyang naging biktima? Aba, ang sagot niya eh, sila doon ho, parang sila ho ay mga drug lords, di umano drug lords. So matagal na raw niya umanong hiningi ito sa gobyerno, tulungan siya sa ikangay at tingnan ang ikangay sitwasyon sa kanilang probinsya na kanyang, sa kanyang paniniwala na talagang ang mga ito ay drug lords. And maliban daw dito, ito naman daw po lang si Dr. Chow Tuaw Yumul, 38 years old, napakaraming mga kaso na ang isinampa din sa kanya ng pamilya Forigay, particularly ito nga pong si ex-mayor for Rosita Forigay, na more than 70 na mga cyber libel cases ano ang isinampa sa kanya. At di umano, dahil nga rito ay talagang nagkakawindang-windang na rin to siguro si Dr. Yumul, na kung saan eh yung pahog kanyang ikangay clinic aba ipinasara din doon umano, si Mayor Rosina Forigay din doon umano ang ikangay nagpasara sa kanyang clinic. At may gitna rin isang taon daw itong ikangay din nakikita dyan po sa may Basilan. Ito nagpakita kahapon, kontrobersyal ang kanyang pagpapakita dahil siya nga po ay naaresto ng mga kagawad ng PNP dahil nga po sa kanyang ginawang pamamaslang sa nabanggit na dating mayor ng Lamitan City, Basilan. So in connection with this ay kasulukuyan pa rin po ang malalimang mga investigasyon sa naturang kasong pamamaslang sa nangyaring ikangay shooting incident dyan po sa may Ateneo de Manila University, na kung saan hanggang ngayon patuloy pa rin po ang isinasagawang thorough investigation in connection with that ikangay shooting incident that was happened yesterday sa may Ateneo de Manila University, Quezon City Campus. Nagdating po sa ating oras, mga kadiwa, 10 minuto, makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Uy, danag, ha? Bakit po danag? Dumako naman po tayo ito sa ating pong lalawigan ng Isabela, sa ating pong mga nakuhang mga balita. Abay, ang ating pong probinsya ng Isabela, abay, kasama po sa 10 lalawigan, ha? Dito sa ating bansa, ng ikangay umano yung nakapagtala ng higit sa 20%, o ito po ay nasa usapin ng COVID-19 o positivity rate, na kung saan kinokonsidera na po na very high ang COVID-19 positivity rate na nangyari po sa loob ng isang linggo. Sa 10 lalawigan, abay kasama po ang ating probinsya ng Isabela. Ito po yung pagtukoy ni Octa Research Group fellow Dr. Guido David, na kung saan sa 10 lalawigan na tinukoy nila na nakapagtala ng higit 20%, o ito na nga po yung kinoconsider nila na very high COVID-19 positivity rate na sinasabi. At ayon nga po kay Dr. Guido David, ang mga lalawigan, nakasama na nga po ang ating lalawigan ng Isabela, sa merong kinoconsider nila na very high ang COVID-19 positivity rate natin. Kinabibilangan po ito ng Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Aklan, Antique, Capiz, at ang ating pong lalawigan ng Isabela na nakapagtala nga po ng higit sa 20% ng positivity rate nitong July 22. Ang positivity rate ang tumutukoy po sa porsyento ng mga tao na nagpositibo sa COVID-19 mula sa kabuang bilang na sumailalim sa test. Pinakamataas po ang Aklan na meron pong 32.6%. Kasunod ang Capiz, 31.9%. Nueva Ecija, 30.5%. Aba, ang Isabela, kung titignan mo, Aklan, Capiz, Nueva Ecija, pang-apat po ang lalawigan ng Isabela na meron pong 27.8% a very high COVID-19 positivity rate. Sumunod po sa Isabela ang Pampanga na meron pong 26.1%. Laguna, 26%. Cavite, 24.5%. Tarlac, 24%. Rizal, 22.8%. At Antique, 22.2%.
So, nasa 14 naman ang positivity rate ng National Capital Region nito pong July 22. Mula po sa dating 12.7 noong July 16, umakyat naman ang arawang positivity rate ng rehiyon sa 16% noong pong araw ng Sabado, nakapagtala ang bansa ng 3,504 na bagong kaso ng COVID-19 para umakyat na ang mga aktibong kaso sa 25,743. So lumalabas, in short mga kadiwa, na anyano talaga ang manda ang banda ng COVID-19 na kung saan ang lalawigan ng Isabela, ang ating buong probinsya, mga Isabeleños, abay tumataas mo. Sa'yo po ay nasa tinatawag nilang very high risk COVID-19 positivity rate. But the good news is, in connection with this, kami bantang ino ninyo mga kadiwa, ha? Parang ano na lang to, parang yung sarang sakit na lang ng ulo, sakit ng katawan na nararamdaman, parang it's a normal one, at hindi na tayo yung mga iba ito, wala, hindi sila napupunta o hindi po sila bumabagsak sa tinatawag natin na critical level, o wala po sila doon sa sinasabi natin nanganganib ang kanilang mga buhay dahil sa COVID-19. Hindi po. Parang mild na lang po ang tama sa kanila ito, at agad naman po naagapan sapagkat sila naman ang mga karamihan sa mga tinamaan ay pawang mga vaccinated na o bakunado na. So, dahil nga po sa pagkakaroon natin ng bakuna na laban po sa COVID-19, abay, yan po ang isa sa mga naging katulungan natin ng ating katawan na hindi po tayo mauwi sa critical level ng ng ating kalusugan ng dahil sa pagtama po ng COVID-19. Kaya po again and again and again and again and again, kasama po ang ating punong lalawigan ng Isabela, Governor Rudito Albano at Vice Governor Faustino Borgi III, ay patuloy pa rin po ang kanilang mga panawagan, maging ang ating mga mga health workers, na mga doctors, coming from the CVM, si Dr. Glenn Matthew Dilorma Bagaw, kapatuloy pa rin po na obserbahan ang ating pong mga minimum health protocols, magsuot pa rin po ng face mask, kapag observe social distancing, at yun nga pong patuloy pa rin po tayo maghugas ng ating mga kamay, patuloy po natin hugas-hugasan ng ating mga kamay kapag meron po tayo hugasan ng alcohol, hugasan ng mga sabon, meron po tayo mga bagay na hinahawakan na alam po natin na ang mga ito meron pong dalang mga virus, especially na nga po ngayon may bago na naman pong pinalabas ang ating pong kagawaran ng kalusugan patuloy po tayong mag-ingat po sa ating sarili, na ayon nga po sa Department of Health sa kailang paghiling sa publiko na mahigpit pa rin pong sundin ang health protocols laban sa coronavirus disease o 2019 COVID-19 para maprotektahan ang kailang mga sarili sa mikrobyo sa mga mikrobyo, particular po sa tinatawag po na bago pong bago na naman pong usapin ng sakit sa katawan, itong monkeypox, itong monkeypox virus, talagang kinakailangan na sundin po ang health protocols laban sa coronavirus disease, including COVID-19, para maprotektahan po ang ating mga sarili sa monkeypox virus na kapag ito nga doon po ay nakapasok na sa bansa. So in short, ang monkeypox virus ay hindi pa rin po nakakapasok sa ating bansa. But whatever, sabi nila ito, kinakailangan pa rin po natin ikangay mag-ingat para kang makapasok man ito, kahit paano meron na po tayong mga ikangay paghahanda. Na talagang whatever, hindi na ito ikangay makaapekto pa sa ating pong mga sarili. At kasunod po ng muling pag-issue ng Department of Public Health Department of Public Health Advisory kaugnay ng monkeypox, matapos ideklara po kasi ng World Health Organization o WHO ang public health emergency of international concern ang naturang sakit. Naku, ha? So ibig sabihin public health emergency na, ha? At international concern na ang naturang sakit na monkeypox. Ayon sa DOH, kagaya ro ng pagsunod ng sa minimum public health standards for COVID-19, pwede rin dito para mapigilan ang pagkalat ng monkeypox virus. Kabilang na rito ang pagsusot po ng best fitted mask, pagsiguro ng magandang airflow, palatiling malinis ang mga kamay, at ang pag-obserba sa physical distancing. At maliban dito, sinabi po rin po ng ahensya na ang smallpox vaccine ay napatunayang 85% effective sa pagpigil ng monkeypox. Talaga naman dumarami ang mga sakit-sakit na
maraming mga iba't ibang klase na ng sakit ang dumarating, ha, pumapasok, ha, sa ating pong mundo. Talaga naman. Ah, sinabi nga ni DOH Officer in Charge ng Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere na hindi pa rin daw po, hindi pa rin po nakakapasok sa bansa ang naturang virus. Ito ay dahil wala pang nadidetect na monkeypox sa ating bansa. Kaya po doble ingat po tayo, ha. Kaya po sabi ko nga sa inyo, abay, kinakailangan din pa rin po observe ang minimum health protocol standards. Ugaliin pa rin pong magsuot ng face mask, observe social distancing, at maghugas ng mga kamay kapag may mga hinahawak ang bagay na may mga bagay na, dahil ito po mga bagay-bagay ito, alam po natin kung saan may dala-dalang mga virus, ano? So para hindi po tayo ikangay tamaan. No? At higit sa lahat, panawagan pa rin doon sa mga hindi pa nababakunahan, alam ko, kung ilang porsyento na lang, ito na lang yung mga may sakit, kung pwede na rin po kayong ikangay mabakunahan, sabi, with the advice of your good doctors, pagpabakuna rin po kayo. At yung mga nabakunahan na po, ng ikang first dose, second dose, abay, magpa-booster shots na rin po kayo. It's good, ano, na kailangan magkaroon kayo ng booster shots, ano, kung tapos na kayo sa isa, pwede pa ho dalawa. Dalawahin na po ninyo ang booster shots o ninyo para mas lalo po kayong magkaroon ng protection, ha? Magkaroon kayo ng protection sa inyong sarili, protect, kapag meron po kayong protection, meron na po kayo, bakunado na may protection sa sarili, protektado na rin po ang inyong mga kasama sa loob po ng inyong tahanan. Nagatid po sa ating oras, mga kadiwa, 28 minuto, makalipas ako oras ng alas 8 ng umaga, magbabalik po ang ating DIY Patrol Morning Edition, at sa magbabalik po natin ang mga DIY Patrol reporters natin sa kailang mga local na balita. Samantala, kaya na everyone, iwan ang distractions. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement yung kasya sa budget mo? Well, mag-good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDYAM 1107 and DWMDFM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cellphone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDYAM 1107 and DWNDFM 8.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati Uno, Hawaiian City, Isabela. Mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Fast connection. Reliable and stable internet. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Say big for the family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, magpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Hawaiian City, Isabela. Main office with branches at Centro Kabatuan and City Road, Balilao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo. Ang pinakamalaking pa-promo ng CMD Fiber para sa buong pamilya. Double bandwidth promo. Double bandwidth promo. Here's our exciting offer for you. Plan 999 with 20 Mbps plus 80 HD channels. Plan 1199 with 30 Mbps plus 80 HD channels. Plan 1399 with 40 Mbps plus 120 HD channels. Plan 1699 with 60 Mbps plus 120 HD channels. Plan 1999 with 100 Mbps plus 120 HD channels. And plan 2299 with 140 Mbps plus 120 HD channels. And for our internet package only, plan 1299 with 60
Mbps and plan 1,499 with 100 Mbps. For current subscribers, avail our free double bandwidth just by paying your current bill. Oo, libre lang ang pag-upgrade ng double bandwidth para sa mga current subscriber ng CMB Fiber. Doble-doble ang saya kapag doble-doble internet speed ang gamit ng buong pamilya. Hurry! Promo runs until July 31, 2020 only. Para sa pag-apply, please visit our FB page, CMB Fiber, or contact us through 0917-869-4611 or 0931-123-3309 and 652-2951. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWMD FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radio. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387 or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWNDFM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Hawaiian City, Isabela. Mga kabag... Alas 8.24 na po ng umaga, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Mohan, di pala tayo pwedeng dumalo mamay sa zona mamay hapon kasi after the program, punta sana tayo, no? Kasi no-fly zone doon, pwede tayo mag-helicopter. Mahigpit po ngayon doon, no? So, especially po doon sa pagpasok mo doon, kinakailangan daw ho, meron kang 2 days, ano, meron kang RT-PCR test na you are negative na kapag papasok ka doon, no? Sa zona ng ating, kauna-una ang zona ng ating panglabimpitong pangulo ng ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kinakailangan ano kinakailangan na magpresenta sila ng tinatawag na RT-PCR test nila na sila ay negative. So para sigurado, pero maging yung kanilang mga attire, kinakailangan wala daw magsusuot na meron pong mga tinatawag na mga nakasulat na kung ano-ano na nagpipresent na kung parang ano tawag doon na wala sa nasudulo ng dila ko pangitingnan nga eh. So kinakailangan daw po yung kanilang mga attire, katulad nga po nitong kay Vice President Vice President Sara Duterte, na kung saan ang kanya daw pong isusuot o ano, na kung saan ayon nga sa kanyang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Reynold Malunsayak, na ang magiging zona attire ng pangalawang pangulo ay hindi traditional Filipiniana. Mas pinili daw ni Vice President Duterte ang tribal traditional dress ng ikangay Bagobo, taga-Bawa sa Davao City. Ayon sa kanyang tagapagsalita, nais ng pangalawang pangulo na i-honor ang kanyang mga kababayan mula sa Bagobo, taga-Bawa tribe, you know?
paliwanag ni Monsayak na dahil po sa kakulangan ng panahon, dahil mayigit isang buwan ang gugulilin para makabuo ang mabuo ang nasabing tribal attire, labang desisyonan ni Vice President Sara na hiramin niya ang banggobo tagabawat traditional dress mula kay Cheryl Anino, ang Deputy Mayor ng Tagabawa Tribe ng Davao City. Ang banggobo Tagabawa Tribe ay isang isa lang sa labing isang major tribe sa Davao City. Batay sa ulat, ang nasabing tribo ay kilala sa kailang unique clothing and palatable delicacies. Wow, sarap nun ha, palatable delicacies. Ang pangalan ng tribo ay nakuha sa salitang obo at tagabawa, ang ibig sabihin living below Apo Sandawa, na siyang ikang traditional name ng Mount Apo. So in so yun ano ang traditional ano na dress ano na ang bagobo ang isusuot po ng ating Vice President na ni Sara Duterte sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. And speaking of the SONA, mukhang ano no, mukhang si former President Gloria Macapagal Arroyo ay hindi po makakadalo sa unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kahapon po, lumabas po ang balita na matapos na ikangay lumabas ang resulta ng kanyang RT-PCR test na noong Sabado kung saan positive po ang dating presidente sa COVID-19. So, she cannot come, she cannot attend. Ang sa kauna-unahang SONA ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 28 minuto, mga limas ang oras ng alas 8 ng umaga. Kambyo tayo, tanggap po tayo ng mga balita lokal. DY Patrol Morning Edition DY Patrol Morning Edition. Sa unang magsubo ng mga lokal na balita natin mula sa ating mga patrollers, Fred Diringan, mula po sa lungsod ng Kawayan. Fred, good morning. Yes, sir. Good morning, Kabuwang Conrada. Ang naging panahon ng ating flag raising ceremony kanina ay ang Office of Rescue 922 dito sa lungsod na pinunahan ni Simanak at Sir Gloria. At dito nga, Kabuwang Conrada, at sinasalamatan ito ang iba't ibang ahensya dito sa lungsod na ito ang nakidahok at ating broad challenge na ang apat na division ng kaduwang kundad ng poblasyon ay tagumpay na nauwi ng San Fermin sa may poblasyon na area. Sa Tanapa region ay nauwi naman ang barangay San Antonio. At sa West Tabacan, nakuha o nasumpitan ng Santa Luciana ang challenge. At ang forest region naman ang barangay Villa Concepcion. At sa internal office kaduwang kagada ang tungto ang pinagawa at ang public order and safety division. Ang lahat na nanalo sa bawat seksyon ay sa araw ng Webes magkaroon ng championship at sa ating God Challenge. At ito din umaasa si Sir Gloria na ang mga champion na nakapagpapitan ng iba't ibang hensya. Ipinagbalaki din ni Rabino ang post-dip at ang katawanan na pintawanan ng ating sisipol na ang public order and safety division na ang nanguna sa broad challenge sa pera at sektoral ang kanilang ginawa. At ayon din sa pagpapayag kanina ni sabi niyang panglungsod Gary De La Pera na sa susunod na linggo ay magkakaroon pa ng awarding ang bawat office dito sa lungsod, na ang bawat division ang department dito sa lungsod ay kinakailangan ba nag-represent sa kanilang tanggapan na magkakaroon ng biggest, lowest ang naturang tanggapan ng ating lungsod. At dito yung binasalamatan ni Sir Bino ang iba't ibang ahensya na kinakailangan sumunod tayo at yung biggest, lowest dahil ito ay mangyayari yung award at biggest roster at one of the days ng ating mahalan na punong lungsod dito sa lungsod ng Kawayan. At ayon din kay Sir Bino ang mga empleyado sana ay magsuot din
ng helmet dahil at nakikita niya at karabito na ang ilang mga empleyado gusto pa malang gusto at ay nadidisplay sa dala na rin ng pagbumuntor na wala silang masuotan ng mga helmet. Ayon pa kay Sir Gloria, kinakailangan ang bawat motorista ay masuot ng helmet dahil yun ang pangunahing proteksyon at sa mga motorista na motor dito sa lungsod. Ayun mga kaduwang panglad ang ating balita mula dito sa Kawal City Hall para sa ating DY Patrol morning edition, kaduwang Krediringan reporting live. DY Patrol, DY Patrol, morning edition. DY Patrol, morning edition. Report mula po kay Frederingan, mula po sa lunsod ng Kawayan. Kung may pa rin po ang mga activities na ginagawa po ng ating Kawayan City, ano, ang ating pong mga taga Kawayan City Rescue 922 sa pagtuturo po at ikangay paghikayat sa mga barangays na sa pag-aaral kung paano po ang dapat gawin kapag meron pong mga kalamidad na nangyayari dito po sa ating pong bansa. So kumbaga, si kabahil ang mga barangay officials, ang mga first responders sa kanilang mga lugar kapag may mga sakuna o anuman pong ikangay kalamidad na nangyari, sila po ang ikangay unang gumagalaw. Kung kaya nga po ito, sila po ay tinuturuan ng ating pong mga taga-rescue 922 sa pamagitan nga po ng ikapagturo ng mga ikangay mga bagay-bagay may kaugnayan po sa pagligtas ng buhay ng tao. Maraming bagay yan, first aid, unang-una sa first aid, mga dapat gawin kung paano po mag-evacuate, paano po ilang gagawin yung mga isa lamang po yan, no? Paano po ilang ikangay i-evacuate yung ilang mga kababayan, kabarangay. So marami, kaya nga po nagkakaroon po ng Olympic Challenge sa kanila, no? Barangay Olympic Challenge about dito nga po sa ginagawa ng Rescue 922 na para maturuan at saka magkaroon din ng ikangay competition, barangay friendly competition kung sino po yung mga magagaling at mahuhusay na habang tinuturo sa kanila yung mga dapat nilang gawin sa pamamagitan nga po ng pagsagip buhay sa ilang mga barangay. Natuturuan sila kung paano po mga bagay-bagay. At the same time, yung natutunan nila, ginagawa ko nila, nagkakaroon ng friendly competitions among themselves sa mga barangays ng ikangay sakop po ng sa siyudad ng Kawayan, which is very, very good. So, yung programang yan ay naibabagi na rin sa atin noon ng kailang head sa Rescue 922 na si Ginoong Villoria. Nagdating po sa ating oras, 34 na minuto makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Magbabalik po ang ating programang DY Patrol Morning Edition makalipas naman po ang ilan pa rin sa ating mga mahalagang halab buhay, more local reports sa ating mga DY Patrol reporters at meron din pa rin tayo mga karagdagang mga national na balita sa magbabalik pa rin po ng ating DY Patrol Morning Edition. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWMD FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipaere sa aming radio. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387 or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWNDFM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati Uno, Hawaiian City, Isabela. Mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For
for as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Say big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, nagpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Kawayan City, Isabela, main office with branches at Centro Kapatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Ang pinakamalaking pa-promo ng CMD Fiber para sa buong pamilya. Double bandwidth promo. Double bandwidth promo. Here's our exciting offer for you. Plan 999 with 20 Mbps plus 80 HD channels. Plan 1199 with 30 Mbps plus 80 HD channels. Plan 1399 with 40 Mbps plus 120 HD channels. Plan 1699 with 60 Mbps plus 120 HD channels. Plan 1999 with 100 Mbps plus 120 HD channels. And plan 2299 with 140 Mbps plus 120 HD channels. And for our internet package only, plan 1299 with 60 Mbps and plan 1499 with 100 Mbps. For current subscribers, avail our free double bandwidth just by paying your current bill. Oo, libre lang ang pag-upgrade ng double bandwidth para sa mga current subscriber ng CMD Fiber. Doble-doble ang saya kapag doble-doble internet speed ang gamit ng buong pamilya. Hurry! Promo runs until July 31, 2022 only. Para sa pag-apply, please visit our FB page, CMD Fiber, or contact us through 0917-869-4611 or 0931-123-3309 and 652-2951. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWMD FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radio. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387 or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWNDFM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati Uno, Hawaiian City, Isabela. Mga kapitbahay! Unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Fast connection. Reliable and stable internet. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Merong Morning. Morning. Morning Edition. Morning Edition. DY Patrol. Morning Edition. Dalawampung minuto na lamang po mga kadiwa bago mga alas 9 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Ha? Speaking of Sona pa rin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., the first Sona. Abay, katulad ng ating mga nabanggit na kanina, yung pong mga nauna pong mga dating Pangulo na nagkumpirma na sila po dadalo sa unang Sona ni PBBM. Isa na po si former President Joseph Estrada. Dadalo doon po ito. Nakauna na po nagpakumpirma na siya po mag-dadalo. No? At maging itong si former President Gloria Macapagal Arroyo, pero nagsanglasat ni former President Gloria Macapagal Arroyo, hindi po siya makakadalo sa Sona po mamayang hapon, alas 4 ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil nga po hanggang ngayon positive pa rin po siya sa COVID-19. Nauna na nagpositive si
Gloria Macapagal-Arroyo noong July 15 noong sinagawa ang antigen test sa kanya at sumailalim nga ito sa self-quarantine, no? At inalagaan pa siya ang kanyang personal na mga doctors at sa kabila ng regular na pag-inom ni Arroyo ng mga prescribed na gamot at supplements para sa pasyenteng may COVID-19, abay noong Sabado nga po, nag-positive pa rin po ito sa RT-PCR test. Positive po siya nung siya po isinalim sa RT-PCR test para matest po nga pa kung dahil nga po sa usapin ng COVID-19, nag-positive po siya. Kaya nga po, hindi mga kadalo ang sa unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Pero itong si dating Pangulong Joseph Estrada ay siya po isang dadalo rin po ito, no? Dadali rin po ito sa unang suna. Yung mga ibang pangulo, ni si Duterte, hindi po sigurado, no? Si former President Duterte, si Ramos, yan, no? Wala naman na si Cory at saka si ni Pinoy. So, iilan na lang. Ano? Saka si ano pala, si Ramos, no? Ayan, si former President Ramos, hindi rin alam kung makakadalo. But, napakaganda, no? Nung mga pagbabawon, laki, pinalawak at pinalaki po yung Congress, no? Doon sa House of Congress sa Quezon, Batasan, Quezon City. Nagkaroon ng renovation, 100 million yung nagastos doon, no? That's according doon po sa Sergeant at Arms ng Kongreso na si former Congressman Mendoza, no? And ang ating pong governor, Governor Rodito Albano at Vice Governor Faustino Bodie III ay sa pagkakaalam natin, sila rin po ay naiimbitahan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dumalo sa kanyang kauna-unahang SONA. So dito, ang ating pong dalawang maging ang ating mga congressman, no? Not only the governors and itong ating mga six congressmen in the province of Isabela ay also, no, ay were invited, no? Sabi nga, yung mga congressman natin talaga andun kasi Kongreso nga sila, hindi sila invitado. So don't take it, mamaya si Governor at saka si Vice Governor, ano, Governor Rodito Albano at Vice Governor Bo Gidi ay naimbitahan po na dumalo. So baka iba tomorrow, makakapanayam natin yung dalawa, ang ating Vice Governor, kakapanayamin natin, ano, Vice Governor Bo Gidi at Governor Rodito Albano, kung ano ang kailang mga reactions, ano, o masasabi sa magiging kabuuan ng SONA ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So abangan mo natin yan, no? At sa ating po mga kababayan, manood po kayo, no? Makinig at manood po kayo sa ating himpilan, ano, ng NBSDWDY AM. Sa mga kababayan natin sa radyo na wala pong mga TV at wala rin ng mga cellphone, hindi lang kayo sa radyo, ano, sa ating pong himpilan ng radyo, sapagkat maming 4 o'clock ay umpisa po ng SONA ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at yun pong mapapahingan. Pero actually, 12 o'clock pa lamang ay kinakailangan yung pong mga bisita na dadalo po sa kauna-unang SONA ng ating Pangulo, ay dapat nandun na po. Kasi medyo mahaba-haba at mahigpit din po, no? Katulad ng ating mga nabanggit, mahigpit po ang gagawin po ng ating mga namamahala sa pagkakaroon ng SONA ng ating Pangulo, especially nga pong kapulisan at mga tauhan po ng Kongreso, no? Sa lahat po ng mga bisitang dadalo, talagang mai-scrutinize po muna ang lahat ng mga ito. At magkakaroon nga po ng tinatawag pa rin, ano, na pagtingin, no, sa kanilang mga vaccine card kung sila nga po ba ay negatibo po sa COVID-19. 16 na minuto bago po maga alas 9 ng umaga. Ano ba itong mga nakukuha nating mga local reports, ano? Noong isang araw dito sa Kawayan, meron nagpakamatay, isang lalaki, di ba? Lalaki yung sakto kahit dito sa Kawayan. Tapos sa Ilagan, babae, doon sa Sundumbayabo, kahapon yun, di ba? Sa Rojas, meron na naman isa? Ano, lalaki? Babae din. Sugyante rin? Ano ba yun ang nangyayari niyan? Bakit may mga nagpapakamatay? O, di ba yung sa Ilagan din yun, tumalon, babae rin. Bakit kaya maraming nagpapakamatay? Nagpapakamatay kahapon sa Ilagan, tsaka yung sa Rojas, pawang estudyante. Pawang mga estudyante. Oh my God, what is happening sa mga estudyantes natin? Baka bigo, yung sa Ilagan, eh, nagpaalam pa kanya, nagpasak pa, parang nagpaalam pa sa kanyang nobyo na kailangan puntahan siya dahil nagpapakabatay na siya. Oh my God, what is happening doon sa mga estudyante natin? Sobrang depressed ba? Na sila ba ay sawi sa puso, sawi sa pag-ibig? Hindi naman, siguro. Kausapin natin yung eksperto sa kanyang usaping puso sa mga kababaihan, kung ano ang mga dapat buwin ng mga ikang ay merong mga dinaramdamay, dinadalang mabigat sa kanilang mga dibdib. At pagdami ng mga dayuhan, ha? Wala ng sistema sa kalsada at transport. Ano daw? May
nila ririnig ako eh. So bigyan na natin ano ang ang linya ni Kabiwang Michelle Zingalawa Banyaga. Michelle, good morning. Okay, good morning, Kabiwang Conrad. Sa ating ulat muna, no, unahin natin ang bayan ng Cordon kung saan tuluyan na nagkaroon ng bago ano bilang new term din ng incumbent mayor for itong si Mayor Lee Zuniga. Pero sabi nga niya, no, sa kanyang sa panganibagong termino ay panibago din ng municipality or municipal hall na kung saan ay tuluyan na itong isasagawa o isa sa ilalim sa inauguration sa lapit na buwan na darating sa August 10, Kabiwang Conrad, kung saan ito nga ay tuluyan isinailalim, no? So napakagandang building, of course, with the planning and development, with the engineering office, at ito ay sa tulong din ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, national government, and of course, provincial government sa ating lawigan ng Isabela, kung saan umabot sa 30 million ang budget para dito sa nabanggit na proyekto. Ito ay joint project with the municipal, the provincial, and of course, with the national. And yung sa 30 million na nang nabanggit na pondo, ang 10 million dito ay galing kay Senator J.B. Because ito sa pamamagitan ng DPWH. And of course, yung 5 million from Senator Amy Marcos under implemented din ito ng DPWH. And of course, 5 million kay Senator Nancy Binay. At another, no, itong natitirang 10 million with two senators din na kung saan in-implement din ito ng nabanggit na DPWH. At nabigay din ng karagdagang pondo ang, of course, with the municipal LGU zone or Cordon, and of course with the support din syempre ng provincial government. At dito kinatuwa naman sapagkat bilang alinsabay, no, ng pag-isang pagkakaroon ng produktibo, okay, umuunlad na bayan. Imagine Kabiwang Conrad, no, from simple municipality na simple ang kanilang palengke, pero ngayon unti-unti nagkakaroon na ng mga panibagong nais mamuhunan. Kung dadaan ka sa Pambansa Lansangan, andyan na mga may malak, meron na silang mall, malaking supermarket, and of course para sa sumabay din ang kanilang munisipyo ay itong ang bagong municipal building na to. Samantala, naging matagumpay yung Tinatalo of Report, Kabiwang Conrad, sa kauna-unahan yung first book Kalat Ilongot Day na kung sa isinagawa nga noong araw ng Sabado, particularly na sa gymnasium, tanga landingan ng Tipunan, Quirino. Sinimulan ito ng isang parada, and of course, sa isang assembly sa Barangay Hall ng San Dionisio II ng Tipunan, Quirino, na kung saan ay kinabibilangan, of course, with the book Kalat Ilongot Tribe, at ito yung One Tribe, One Nation na aim nila na nangunakan na ito ni dating Mayor Neville Rose Meneses at ng kanyang ama na si Mayor, dating Mayor Del Rosario Camma, at kabilang pa nila ng kanilang mga tribe leaders. At dito, kanila din magandang balita sapagkat tuloy na itila sa kamay yung sinasabing title ng Ancestral Domain Property na to. Sapagkat nagkaroon before na na-issue, Kabiwang Conrad, particularly ng isa ilalim sa development ang nabanggit na lupain na kung saan na pinondohan ng LGU, na kung ito din ang naging daan upang tuloy ang nasuspindi before si Neville Rose Camma Meneses during kanyang pag-upo bilang mayor sa kanyang previous months, sa kanyang last bago nga ito natalo pa sa kanya larangan din ng politika, Kabiwang Conrad. Pero hindi ibig sabihin, tumitigil siya sa pagsuporta. Sabi nga niya sa kanyang mensahe na ating ipinarinig last Saturday, sa kanyang pananalita, hindi tumitigil ang kanyang pagsuporta sa kanyang mga kaabog kalot o kailongot na kung saan karamihan sa nabanggit na bayan na nagtipunan ay binubuo nga ng iba't ibang tribe, at majority ay mga bugkalot at ilongot. Inaasahan naman nila pag-unite o kaya ng pag-cooperate ng mga ito at hindi mawala ng pag-asa, at kahit paano para sila katahimik din ng bagong administrasyon o bagong mayor, so kailangan suportahan din ng mga proyekto at programa sa nabanggit na bayan. Yan pa rin ang ating update mula pa rin sa ating AOR DY Patrol, Michelle Zingalaw Banyaga reporting live. DY Patrol, DY Patrol, Morning, Morning, Morning Edition, Morning Edition. DY Patrol, Morning Edition.
Thank you very much, Michelle Zingalao Banyaga, sa iyong balita mula pa rin o dyan sa may southern part ng ating probinsya ng Isabela. Nagatid po sa ating oras, 10 minuto na lamang bago po mag-alas 9 ng umaga. Magbabalik po ang ating DIY Patrol Morning Edition. Makalipas lamang po ang ilan sa ating mahalagang hanapbuhay. Sa pagbabalik po mamaya, local na balita mula po dyan sa may Malig Region sa pamagitan po ni Kadiwang Moods Torquesa. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWMD FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radio. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWMD FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati Uno, Hawaiian City, Isabela. Mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama! 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay! Mag-install na! CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Kawayan City, Isabela, main office with branches at Centro Kapatuan and City Road, Balilao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Quezon Street, Kawayan City, Isabela, at may sangay sa National Highway, Cabarwan, Kawayan City, Antonino Alicia, Isabela, Barangay 2, Tumuwini, Isabela, at E-Power Tools sa National Highway, Bantug, Rojas, Isabela. Sa Power Tools Trade Center, ang serbisyo ay di mapapantayan, presyong pangkaibigan pa. Sis, kahit naka-quarantine lang sa bahay, pwede pa ring mangamoy pawis at kulob ang damit ng pamilya. Ang payo ko, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Kabloom! Ang Charm Fabcon ay may Stay Fresh Technology, kaya damit ay masarap isuot at kumakabloom sa bango. Kabloom! Subukan na ang Charm Fabcon! Bangong! Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. It's China, everyone! Iwan ang distractions, magic ang kainan sa Coca-Cola. Tawanan at kwento, kaina everyone. DIY Patrol, DIY Patrol, Morning Edition. DIY Patrol, Morning Edition. Okay, 7 minutes more before 9 o'clock in the morning. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DIY Patrol Morning Edition. Panibagong kaso ng dengue sa Cagayan. Abay, umabot na po sa 41 nitong nagdaang araw. So, ibig sabihin, parami ng parami. Ha? Abay, danag dito sa atin sa probinsya ng Isabela. Medyo nakokontrol na rin siguro itong dengue na to. Pero, tingnan natin sa mga susunod na araw. Makikipag-ugnayan tayo sa ating mga kinaukulan, particular nga po sa kagawaran ng kalusugan sa ating probinsya. Samantala, sa mga orso do ay bigbigyan na natin ang mga lokal na balita na mula po dyan sa may kapatagan ng Malig sa pamagitan po ni Kadiwang Mods Torquesa. Mods, good morning! Yes, good morning din, Kadiwang Conrad, mga kaibigan, pinapayuhan ng mga dalubhasa ang mga kababayan po natin na kung ano man ang ating mga problema ay makisangguni lamang sa mga magulang o yung mga pastor para kayo po ay mabigyan ng maka-Diyos na advice sa Kadiwang Conrad, ano? Abay. Pagkat sunod-sunod po sa ating lalawigan ng Isabela,
ang insidente ng suicide o pagpapakamatay. At ang pinakahuli nga ay dito po sa ating area of responsibility. Sa mga magulang daw po, Kadiwang Conrad, ay dapat obserbahan din ang kanilang mga anak, alamin ang kalagayan po nila kung meron po silang problema. Para sa ganyan po ay maabiso o ma-advisan ang mga ito para hindi po hahantong sa kasong pagpapakamatay. At kalibang nga Conrad, sa iba pang balita. Apa, daman iti nagkwata, daman iti nag-suicide kasi di ilangan gumisal daw disigil ba yabo mo, sanda eh? Multi-purpose building ang bayan ng Kino Isabela. Ito ang impormasyon na napagalaman ng DIY Patrol kay MPD si Julius Miguel ng naturang bayan. Legislative multi-purpose of pavement sa tabi lamang po ito o likurang bahagi ng municipal building ng bayan ng Quirino Isabela. Ang pondo naman na iginugol o iginugugol sa naturang napakalaking proyekto ay galing daw po sa loan ng lokal na gobyerno ng Burgos Isabela sa Land Bank of the Philippines. Yan ang balita. Mula po dito sa Kapatagan ng Malib, DIY Patrol, Moods Turquesa, reporting live. Moods, at kahit mo sabihin, daman ni Timmy sa nga nagpatiwakal ni Taya mo, babae. Kasi lang di kalma, nadagay ilagin namin, babae, si Dun Bayabo. Tapos, ang dapat hindi malagip mo, last, bago dito, sunod-sunod nga ang pagkatiwakal, nga big T, ang dapat, ay, lumbang to, jay, rantay, iti, ang lingigan. Yes, yun nga, parang nauuso na naman. Ito, kadiwang Conrad, ano, dito po sa ating AOR, ito na ang pangalawa. I think last month of June, isa ring caretaker, farm caretaker, sa may Parukbuka, Quezon, Isabela, ang nagpatiwakal sa pamamagitan naman ng pag-inom ng insecticide. At sa mga iba pa, na insidente ng pagpapakamatay ay ito nga pong pagbibigti pagtalon sa tulay yung sa Malalang Bridge ay mataas yun kadiwang Conrad ano? Wala, nakagat na doon eh puro nagdadakilan na bato ba yan na yay? Well, kadiwang Conrad uray pa'y awal si bato na ko lang kundi niya nga kangato na eh sigurado nga marumot ititulto lang mo nagdisaw kay niya baba malaksid no'y niya dadalong na iti pakatinagan na wano nagtapuakan na ay kasi siguro mo nga matukol titulto lang na kaso malmusumot lang dahil yung kadiwa nga Conrad so iti mo ito awat si Danon na sigurado marumrumot titulto lang na kadiwa nga Conrad lang nga to
IJ Mananam Prip sa Kadiluwang Conrad. Peso tama lang, gusto nga mo ma-analisa, ma-analisa, madandanagan na luta, sunod-sunod mi titi-report, nga mal-ala na nga, duti ang big-big ti. Kaya, kasla yan ako na tayo, kasla uso ti ang big-big ti, yung pakauso ti ang pakamalay. Diyak ka mo, no, anya, nagiti ras-rasonda, no, apay mar-arabid na di kasto, di da nga pan-panunutin, nga nag-imas iti panag-blog iti kukuhin tayo, ta deto yung iti inarabid kanya tayo, iti naparswa tayo, nga ikan na tayo, iti na nasayaat nga panagbiag tapos butang tayo nga tapos adalit kas kasama-pasama iti may balakad tayo lang kadagiti kabataan at almost mga kabataan dagitay agpagpakamatay kadiwang Conrad noon naman dagiti parikot tayo dumteng when na sumangbay iti biag tayo ikamang tayo apo kini apo Diyos noon iti kasta malaganan tayo. Isu magwamod si Abulmod si ti kasla ti bisa nga kwatoy tatads tayo nga naganak. Aba eh ikantay ti oras iti dagiti anak tayo hanga DJ no sumampit da makita tayo nga makita nga dadayain di makatkatungtong. Uri bay no nyo kukuwain da no dakay di uri ti magpagtaingan nyo. Ala eh mga lak ikan ikan nyo ti bundaway nga si kayo kaya dagito bing mo kaya agtutungtong kayo. Kumusta, Adjay? O, kumusta, anak ko? Kumusta, ti Miss Aldo mo? Kumusta, ti Kuwal? Napalabas ng Aldo mo, tata. Adjay, problema. O, di kasi, tatlo, at least, bigiti anak mo, maibagadan mo niya, ti Kuwadad. Magitamit nga sika, ti, sika nga nagandak, makitam, mabigbig mo. No, adda problema, bigiti anak tayo. Gusto na, idata na ibagam, kadiwa nga, Kondra, naskin, open tayo, both side hanga porke nga sikakitlagan natin kay puro la disiplina kailangan din DJ paki ang angaw tayo kadagiti anak tayo tapno ni kasta nawayada nga maiyab kasmet lagi jay parparikot na kadiwa nga Conrad ano kasi nga talaga ki dapat nga arami din dagiti naganak tapno ni kasta kay dagiti anak da nga makain encounter iti anyaman na klase at parikot. No, maminsan, dagidya yung pagbuling-buling ako nada, may sapay apo, dagidya nga dakil na parikot, dagiti agtutubo ka, dagito yung apanawin. Ito nga naskin na amuin tayo kuma, na tayo nga naganak, amuin tayo, iti kasasaad, dagiti anak tayo, hangkit din nga nusumang putlan, ay kasadadalat taditan, sulsuli, wano niya. Kasarita tayo ina iti nasaya at, tapos iti kastakit, mamuan tayo mo, iti kasasaad, at ipanpanunot na kadiwa nga Conrad. Ngamin no, dagiti kabataan tatta no, hangkang agsaludsud ka sa pinpinpinundan. DJ sakit iti unag na, nukas pangarigan at na ilimlimod na kadiwa nga Conrad. Isuwanas kin ulay, nga da ito iti paliiwin, dagiti pada tayo anak-anak, tap nun maliklikan dagiti kastoy nga insidente, iti panagpagamatay kadiwang Conrad. Well said, tabi, kuna ni Annalisa, topic na ka naman, doon naman ito, na inunahan tamit sunan, na kung kasano, dapat arami din, nagiti nag-anak ka, nagiti anak na, tap nun kasta maliklikan, iti pagkaroon da, iti depression, iti dagiti anak ko, kasi no, kinanak ka dito depression, in asus awan ni mapanunot mun, kasla ko lang tatay uso bitin naku delikado isa ba gyamanak mo sa gasa okay gyamanak kagadiwa nga Conrad na imbag gabigat tayo amin no, thank you very much sa so, Kesa sa kamagitan na ng kanyang mga balita at ilang ikang amin ng balita at taras hinggil pa rin mo sa usapin na nagiging uso na kung according to Bods dahil ka pagpapakapatiwakal ng ilang mga kabataan eh huwag naman po sana ha? So mami let's leave that to Annalisa Gamad para sa kanyang ikang pagbibigay ng mga advice. So with that pansamantala po nyo lingkod magpapalo naman po sa isang edisyon ng ating programa BY Patrol Morning Edition. See you tomorrow. God bless everyone at sa mga taga CMD Cable magandang beautiful morning po sa inyo lahat. Good morning. DY Patrol. DY Patrol. Morning edition. Morning edition. DY Patrol. Morning edition.